seconds remaining. Radiant team pick. Imba Spirit. Seconds remaining. Radiant team dying. A world devourer. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. All right, guys, welcome back. Wombo X Combo pa rin tayo. Kumala sinuot ko sa kasabi ko, So, si Calves, kasama natin si Rain. And this is still the JJB Spring Cup. Happy weekend to everyone. And this is game number 2, Team Admiral versus Invictus Gaming. Nanalo na kanina yung Team Admiral ng game 1. Matatapos na ba nila yung serye? Pero ito na nga. Bounty Hunter. BH na kanilang third pick dito. Furion into Ember. Sobrang ano pa naman yan. Pag nag-work siya, depende kung mag-work. Pero kapag nag-work yung Bounty Hunter, nakikita nyo na yung bigla-bigla may nawawala sa mapa. Pag nag-crit, sobrang laki ng damage na meron siya. Pero Ember Spirit pala kanina, so game number 1, ginamit na rin nila kanina yan. 12-1, 15 yung naging score niya. 87% kill participation dun sa buong game. So siya yung pinakamataas. Yung supports, 61%, yung isa 58% lang. So, ito na nga yung sagot ng IG. They will go, going, I mean, they're gonna go for Elder Titan, OD, and ito, third pick nila, Shadow Shaman. So, kailangan makabawi ng IG para sa series na to. Kung gusto nila mag-game 3 pa. Since na kanina, they want some control dito sa Ember. So, magandang sagot yung Shadow Shaman, which is meron siyang Hex, Shackles. So, isang support player. Pwedeng-pwede yan. Kompleto si Carlos for the disables. Sa kanina kasi dun sa game ng IG, ang mayaman yung offlaner nila, hindi yung Phantom Assassin. Nagkaroon man siya ng BKB pero hindi pa rin enough yung damage na pwede niyang ibigay dahil wala rin naman siyang death. So yung nag-i-item niya dun ay Battle Fury pati BKB. Tapos on the way para, sana sa MKB. No, MKB. Yung next item niya. Yung next item niya nga, naunahan pa siya mag-MKB nun, Jack. Pero ang ganda nung farm nung ano, nung Slardar, 12 minutes na Blink 10 Dagger. Lang, 10. Ah sorry, 10 minutes na Blink Dagger. Meron pa siyang Hand of Midas, naka-bloods pa 'yon. Pero hanggang doon lang, 'yung naging item niya. Hindi na nasundan kasi napipilitan silang magsama-sama.
So ito na nga, Merana. Medyo matagal na nating hindi nakikita yung Merana sa meta, pero right now, Team Admiral will still gotta go for the Merana. Merana ba to ni Carl? Mukhang Merana nga to ni Carl. Bensoy na Ember. Pero ewan natin, tingnan natin. Pwede, I mean, flexi naman yung dalawang hero na yan. Ang talang Furion. Support Furion ba to? Is it position 4? Or offlaner na Furion? Even yung Gondar o yung Bounty Hunter, pwede rin magano to eh. Mag-core. Nakakabusit din yung BH eh. Sa totoo lang. Uy! Gandang pick yan. Ito sure ako. Hindi to safe lane. Off lane na Chaos Knight yan. Papagamit nila yan kay Blax. Ganyan kasi mga heroes na pinipick kay Blax. Pero Ember Mirana na yung kalaban mo eh. Sa bagay. Ewan ko, hindi ko alam kung anong plano ng IG. Pero pwede rin naman yung guys safe malakas lane. Malakas lang siya sa lane talaga. Oo, mas okay. Okay. Plus one sa kanya. Malakas siya sa lane. Kahit na mag-isa siya, okay lang. Hindi siya nangangailangan ng masyadong item. Marami siyang magagawa sa teamfight. Kaya meron rin silang basag factor. Lalo na meron pa siyang Shadow Shaman na kasama. At yung... kung kill objective naman, kayang-kaya rin nila. Kayang-kaya nila pumatay dito. Tsaka ang dami na rin nilang disable. Tsaka yung talent tree ng Chaos Knight, di ba? Para sa Chaos Bolt. Plus 2 ba? Tama. Doon sa stun. Basta may talent siya eh. May talent. Sa nasa talent tree ng Chaos Knight. Eh yun yata yung level 15 o level 20 na talent. Sobrang bihira ako kasi mag-Chaos Knight. Pero alam ko may buff yung kanyang talent doon sa Chaos Bolt. Pero anyway, wala nang Morphling dito. Binan na agad ng Admiral. So, waiting lang tayo dito sa final ban para sa IG. So, malamang sa malamang... TV, charot. Charot. Pero shoutout sa inyo dyan, kanina guys. Kanina yung nag-first 10 kills IG. So, tingnan natin kung sino yung first 10. Pero ano lang sila? Close match. 9-8. 9-9. Nag-9-9. Nag-9-9 sila mga sir. 9-9. Ito na yung team fight na kinakailangan naman ng IG. Sinagutan na nila ng Tidehunter. So, pwede silang magsama-sama na kulang rin nila kanina. Wala silang malaking ultimate. Unlike dun sa Admiral na kapag hindi gumana yung RP nila or hindi gumana... kapag hindi gumana yung RP nila, meron pa silang wall. Meron pa silang plus na freezing field doon. May damage pa sila na kinakailangan coming remaining from the Juggernaut. Tsaka yung ano nga eh, yung Darkseer kanina, hindi siya, wala siyang pakialam kung... Basta ibigay niya yung wall niya, tapos alis na siya doon, magbibigay na lang siya ng sustain na kinakailangan ng teammates niya. Talagang nilalapag niya lang every time na available yung Wall of Replica. Gamit lang talaga, maski isang tao lang yung target or nagpupush sila ng lane, ginagamit talaga yung, ano, yung Wall of Replica niya kagad instantly. Tapos yung Magnus na yung Magnus na yung bahala, maglapit ng RP punta dun sa wall. Ganun nangyari kanina eh. Hello kay Mark Jaffet Refill Kentu ba? Pat, ayan. Puro ikaw pala yan. Nakaamoy ang pagkain. Ako rin eh. Nanghina nga, bigla ka tahimik eh. Stop! 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 So, ito na nga mga sir. Last pick. Binan yung Brewmaster. So, iniisip nila, pwede rin silang mag-brew. Which is maganda rin naman yan, pang-control. Lalo na sa OD, or even sa Tidehunter, Chaos Knight, or whatnot. Magandang pang-crowd control talaga yung Brewmaster. Pero Enigma will be picked up by Team Admiral. Okay, grabe tong lineup nila. Pang-diinan. Team fight sa team fight. So, ito na nga. Hintayin natin. One of the heroes experienced some technical difficulties. Hindi na ako inantok. Nakatulog na ako. 5 hours na sleep. Let's go. Nakatulog nga ako rito kahapon. Magkatapos namin mag-cast. Eh, kaso magka-cast na sila, Jazz. Kaya napilitan ako matulog sa kotse. Natulog ako sa kotse ng isang oras bago ako umuwi. Para sure lang na safe ako makakapag-drive. Shoutout kay Carl. Ayan. Sino ba yun nandiyan? Kay Darwin Del Rey, Remedio. Shoutout sa'yo. Walang laban TNC. Sa March 7 yun na makikita yung, TNC uli. Sa WASG. Ayan. Shoutout pala sa wife ko. Ayan, kay Marge. Nanunod siya ngayon. Pasalubong po, Ate Marge. Huwag niyo na pong pasalubungan si Calbs. EG. Tsaka tandaan mo, hindi mo masusulo na sapatos, Marge.
Maski yung Bueno na tsokolate, walang suhul-suhul. Eh, kung dalawa yung sapatos? Wala akong pakialam. Di ako naniniwala. Wala akong pakialam. Ganyan siya, tapos magpo-post na naman. Uy, hindi na ako galit. Ayun na, nainis. Bad trip pa uli. Bad trip pa uli. Ikaw ba si Maru? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Nasa, shout sa wife ko kay Marceline. Nandiyan sila ngayon sa Dubai. Uwi na sila sa Monday. So, kailangan mo, double time ko yung panchichicks ngayon. Habang bakante pa. Nani? So, ito na nga. Game number 2. Invictus Gaming versus Team Admiral. Team Admiral, sila po ang nakauna. One game ahead over IG. Ayan. Then, oy, Nani. Nice one. Nice. Ang tawag dyan, nice one. Relabi. Nice la. Nice la. Nice la. Wala pang labi la. Bukas na ulit tuloy niya. Walang labi la. Ikaw yung mga Singaporea ko kaibigan eh. Okay, nung nag-Singapore ako, ganun din ako. Real talk yun. Hindi, ganun sila eh. Ganun sila. Grabe, smile ako talaga yun. Yun lang. May Singapore friends. Shout out to my Singapore friends. Ay, makain. Ay, yung nakilala namin, ano, nung TI-8, na-meet namin si, ano, si Lapuan. Ayan. Yung lifesaver namin nila, Bianchi. Kasi mahal yung sigarilyo sa, ano, sa Canada. Tsaka walang menthol sa Canada. So, yung Singaporean friend namin na yun, nag-iossi, nakatambay doon sa labas ng Rogers Arena. Pero hindi siya nandun para manood ng TI. Nandun lang siya nakatambay, nakiki-ossi, kasi wala siyang ticket. Dahil sold out na rin yung ticket. So nakita ko may Marlboro na siya. May blue. Tinanong ko sa kanya nabili, sabi niya may bound daw siya. Parang anim na rim daw yung dala niya galing Singapore. Tapos ako, wow. Ha? Oh, mahal niya. Wala pa. Anyway, yun nga yung nangyari doon. Shoutout na! Shoutout niya, no? Ginaya niya. Shoutout sa'yo, la! Pero yun nga kay Paul na shoutout sa'yo, thank you. Kasi binigyan niya kami ng ano, ng tigi isang kaha. Ay, may bagong natutunan si Kaz. Bakit ang may natutunan mo? Yung ano? Dali na! Isa lang! Hindi ka pizza. Yung off, pang-off yun. Off cam. Uy! O bakit dumalaw naman? Di ko naman sinabi kinausap. Hindi. Pero yung set, ano, nagtanong sa kanya kung saan yung CR. Sasamahan ko sa sana, paano hindi siya maligaw. Mahirap kaya yung naliligaw sa place na hindi mo alam. Di ba? Dapat gentleman tayo. Kaya ko siya i-guide papuntang CR. Diba? Ang tagal lang! 4 minutes kasi in delay eh. Pero guys, wait lang natin ah. Wait lang natin kasi nag-relabby. Nag-relabby. Ayoko nga. Bakit nga ginagawa yun? Ayoko. Ako nga pala si Momo. Ang Momo ng muhay mo. Me. Siko, mga kalokohan ng mga tao ngayon. Guys, ganun lang talaga. Kailangan gentleman kayo. Hindi alam nung tao yung CR. So, I mean, mas maganda, instead na turuan mo direction, samaan mo na. Diba? Mas okay yun. Mas, ano pa yun? That's how, much better yun. Kesa sabihin mo lang kung saan. Or, yun, dun po yun eh. Diretso po dyan, tapos kaliwa.
Eh, iba yan. Tara, may sama na lang kita pa. Hindi ka maligaw. Makagalawan mo na. Kaya mag-load eh. Ino mo. Loading pa rin. Hindi, ano yan. Delay ng 4 minutes yan kaya ganyan. Gawa ko na ganito. Parang mahilig ako gumawa ng ganyan. Ayan na. Drop na. Relove you ulit. Pag naligaw ba si Momo, sasamahan mo. Sakaling ko pa yun eh. Relabi lang to. Ito. Mm, tamang all pick lang. Tapos na rin kanina yung draft eh. Nani. Huling ginawa nila yan nung ano ah. Oo, sobrang tagal. Ano boy? Oo. Sino, sino? In the spirit. Hindi. Hindi. Mali. Mali. Kramis. Hula-hula ka pa. Mali din naman. Shoutout kay Joel Monde. Pati, ayan. Puro ikaw din naman yan. Pati ka naman. Pag naulit kasi yung chat. Kailan niya huling ginawa? Ayun na. Hindi, okay na. Patanggalin mo na. Ayan. Nakita ko na naman yan. Ayoko yan. Buisit yan eh. So ito na nga guys. Game number 2 na. Game number 2. Pakilala ko na for the side of IG. Doodle sa kanyang Chaos Knight. Blacks playing the Tidehunter. Oli sa kanyang Elder Titan. Dogfight for the Shadow Shaman. And Imo sa kanyang Outworld Devourer. Benzoy para sa kanyang Mirana. Carl sa kanyang Ember Spirit. Bumi para sa kanyang Enigma. Si Kyokyo para sa kanyang Bounty Hunter. At si Jobisi para sa kanyang Nature's Prophet. Hindi ko kasi sure kasi kung sino yung gumagamit. Kung si Mokba or si... Pero okay na yan. Alam natin yan, Admiral yan. So, chill lang tayong lahat. So, ito na nga, game number 2. Kailangan lang ipanalo ng Admiral itong mga setting. Tingnan ko yung bracket. Kaya relax lang tayong lahat. 30 seconds before magkaroon ng eksena sa room. Tingnan ko yung JJB. JJB. So, ngayon, ang mangyayari dito... Papasok, mag-advance yung Admiral kung mananalo sila sa lower bracket, round 3. Matagal pa pala. Samantalang yung detonator, mamaya King Gaming sa upper bracket. Kung mananalo, kung sino mananalo sa upper bracket, maghihintay, waiting sa grand final. Sa matatalo, maghihintay ng kalaban going in sa round 4, sa lower bracket finals. Ang apat na team pa nandito. Ano to? Ano yan? Huling gamit ni Benzoy. MGB. Sa Mirana against Arc, ano yun, Arc Gaming, so Flame Cup pa 5 months ago. So room 310. Okay. Room 310 versus Mr. Gameboy. Kung sino man nanalo sa dalawa mamaya, mag-aharap sa mga kalaban ng ano, kung sino rin ang winner dito. Pero anyway, balik tayo. So mid lane na Mirana against the Outworld Devourer. Which is, mas okay naman yan kaysa imamatch up mo sa Ember Spirit. So, okay din naman. Nasa side yung seat yung Ember ni Carl. Kasama niya rito yung Fury ni Job. O ni Job Easy. Ayan, tamang right click. Pero lamang yung ano rito, Elder Titan mga sir. Ano nagsasabi sa inyo? The more Treants na masummon, mas masakit. Yung damage dito na nakukuha na buff nung Elder Titan sa Astral Spirit niya. Ayun. Sige, nakapag-right click ka pa. Ito, kukuha pa ng ano yan. Kukuha pa siya rito. Kaya mas mabigat ang right click. Pero yung Gondar nandito sa bottom lane. Ayun na nga, tinaga. Hinaras. Tingnan mo yung right click. Diba? Diba? Ang sakit? Ang sakit! Exactly. Di ba? Ang bigat ng right click dito ng ano ng Elder Titan. Idadaan niya sa creep wave, sama mo yung heroes plus the Treants. So additional move speed plus yung additional damage output yung Chaos Knight yung kukunin to.
Alam natin, yung Enigma rito, Eidolons. So, hindi pa nagpa-pop yung Eidolons niya para mag-multiply. Kailangan pa ng ilang attacks pa. Pero yung Elder Titan will just back out and try to stack or mag-pull ng next creep wave. Pero si Joe BC nandito. Nandito, plano nilang iharas lang naman maski dito si Doodle on his Chaos Knight. Papatayin siya dun. Ayan na naman. Pero this time around, walang Astral Spirit para may buff yung Elder Titan dito. So, hindi ganun kabigat yung right-click damage niya. Sa middle lane naman, ayan na nga, 10-3 against sa 7-1 or 7-4 na Merana, Princess of the Moon, o POTM. And Doodle. Aray, ayan. Tawag, di ba, tapang kung may move speed dyan. Sakit, sir! Sakit! Bigat ng early laning phase. Napakasulit talaga ng Astral Spirit. Samantalang nandito si Dogfights on the Shadow Shaman. Harasin siya rito ng Furion. Bumi naman. Go ba? Eh na, binigyan ng Maleficent Stun. Maleficent Stun! Papak! First Blood! Nakakuha pa rito ng Admiral. Huli ka dun, sir. At yung Furion, nasa baba at makukuha yung kill dito sa Elder Titan. Hindi na nakakita ng cameraman mga sir. Pero ito yung Furion, sayo-sayo. Gusto nyo rito si Blax, yung in-game sound. Shout kay, sorry. Samantala si Santino, ayan si Carl, ayan na naman, ang sakit na naman yung right click, pero nag-gash. Okay na. Okay. Pero ito nga, Chaos Pult, tumama, Boombox, na-shackle pa rito. Na-shackle nga, sorry, Boomy, si Boomy. Pak, patay si Boomy rito on his Enigma. Nabubulol ako ah. Bihira na itong mangyayari, simula na nawala yung brace ko. Pero ito nga, patay din yung Tidehunter sa bottom lane. So, at, a core 4, core 1 for 1 yung nangyari doon. Nag-remake kasi sila sa mga sir eh. Dahil si Blax, nagbabalik sa kanyang lane. Chaos Knight naman, 22-17. Yung kanyang CS. Keep score. Tamang last hit lang dun yung Ember ni Santino sa bottom lane. So, mahirap. Against ano? Tsaka ano eh. Pero mas okay na nga eh. Mas mahihirapan yung Ember dun. So tamang tiis. Ganda na talaga rito yung laning ng ano. Yung dalawang lane ng Admiral. Yung mid and yung bottom. Pero yung bottom, okay din naman. Yung mid lane nakakapalag ng konti. 18-7 sa 26-12. Kailangan nyo nang gawin is to play it safe. Huwag na lang maging maasim. Pero si Card, ayan, nakakuha last hit. Katapat niya rito. Actually, parang 1v1 na nga lang din tong bottom eh. Dogfights nandito rin. Aray, ayun na yung Maleficent stun. Nag-pop. Kero Chaos Bolt, 1 second stun lang mga sir. Isa pa. Papang! So, another kill will be secured ng Team Admiral. Pero Joe BC, medyo nabibigyan. He needs to be careful. May pang Chaos stun pa rito. Chaos Bolt stun pa yung Chaos Knight. Aray, suwerte doon ni Ebensoy. Nag-miss. Nag-miss yung right click, yung arcane orb pack. So 1-4 pa rin tayo dito, 6 minutes in. Terms of network, solid dito yung Chaos Knight. Binlock. Bye. Ikot ka muna. Layo ng ikot na. Uy! Nandito, na-sprout, nag-leap-in. Arrow will connect, pero is this enough? Defensive Astral Imprisonment ginamit. Pero wala na siyang pupuntahan.
pinatagal niya lang, pinatagal niya nga lang at patay kaagad dito yung OD ni Emo. Samantalang si Black sinabol si Carl, nabigyan niya ng gush. Ito ang Anchor Smash best. Dito mamaya ang Anchor Smash. Mabagal yung Tide Hunter. Sakto lang dahil mabigat talaga yung Tide Hunter. Kita nga, bagal ang movespin niya. Hindi ah. Hindi ah. Sarap ng tawa mo ha. Sarap ng tawa mo ha. Okay lang, sige pa. Kainin mo naman ako ng pizza. Nice la. Nice la. Pero yun nga, nanakawan pa rito ng Bounty Hunter. Ang kunting gold yung Tide Hunter doon. Carl, solid na lang. Okay na siya dito sa bottom. Oh. Ah, ganda. May lumalamang lang sa field. Pag nakakuha ng tamang ano rin dito, yung items na parang, ewan ko, feeling ko ganun din uli yung game plan nila rito eh. Relax lang, laning phase. Then pag nakakuha ng core item, it's time to rotate and go. Na nga. At yun! Mm-hmm. Kanina ka pa. Manulugi lang sila siguro ng shot. Ilang makikita sila ng bounty hunter. Global presence rin siyempre ng Major's Prophet. Meron pa silang pang-seal ng game. Meron mo sila ng Upper Devourer. Pero unahan lang to eh. It's either talaga na may magandang Ravage, magandang Black Hole. Then, kailangan talaga may mapatay mo, ma-clear out ka agad. Aray ko, huli. Tumama pa. Yun lang, sanity si Eclipse binigay, ginamit. Pero ang ganda ng Hex, pero patay pa rin yung OD at yung Furion. Yung Furion, tumulong na rin si Job. Si Job, pwede pa sila, i-go pa ba? Level 5, wala pang track dito, sayang. Pero dogfights, nanganganib, Aether Shock, ginamit. Pero makapag-invis ba? Yun lang, sir! Wala ka ng Aether Shock! Papang! Another kill secured by Admiral. Sabi ko, pag hindi nila ma-secure yung kill sa una, dando naman yung Nature's Prophet para tapusin yun. Sakto-sakto ng global presence sa pwedeng bigay. Pwede nga sila mag-swipe lang. Ngayon nga, feeling yung gagawin nila mag-remnant out lang dito sa Santino as Ember, which is already at level 6. Lalo na, no, mamaya, pag marami sila ng makontract kill, lalo silang problema. Samantalang Malifestan ginamit, walang nag-rotate, pero eto na, si Bensoy, yung Bounty Hunter din is also moving in dito sa top lane. May Black Hole na kasi, pero hindi, nandito si si Blacks on his Tide Hunter, naspatan ni Santino, kasama si Jovisi. Pero may go-go pa rin yan. Kailangan nila mag-ingat dito. Cameraman, baka naman. Mirana, tignan mo. Kakasabi ko lang, Moonlight Shadow, dineploy. Eh, kailangan nila mag-ingat. Yun lang, pero makapag-shine na rin naman sila dyan. Saktong-sakto nga. Hindi siya nag Helm of Dominator sa kanyang Enigma. Pero ano yung Furion nandyan ha? Ayan yung Furion! Yun na, Arrow will also connect! Sakit naman nun mga sir, na-sprout pa. Pero nandito yung Echo Stomp. Yung Echo Stomp na-cancel. Well played yun Ray, na-cancel yung Echo Stomp. 3 man down para sa side ng IG. Na-uli. Wala rin naman yung Tide Hunter. Wala pang Ravage dyan. Hindi siya nag-skill ng Ravage dito. Na-prioritize niya yung kanyang Anchor Smash. Same goes for the Kraken Shell. Naisip niya kasi wala mo ng keeper. Pero hindi, ang aga rin kasi Wala kang Kung re-respo sa team niyo. Wala siyang gagawin sa... Lalangoy. First 10 kills pala nakuha ng Admiral 1-12 use for another 3K golden battery para sa... Gandang start na naman para sa Admiral. Again guys, remind ko lang sa lahat. Lower bracket matches to. Kung mananalo, magpo-proceed next round. Yung matatalo, laglag na sa tournament. Alright? So, yung kung sino man nanalo dito, hihintayin din yung winner sa match ng Mr. G-Boy ba yun? Tsaka ng yung isang room 301 ba yun? Basta. Hindi po namin nagkakasta.
against Indy. Ano yun, upper bracket match. Ang mananalo magpo-proceed sa grand finals. Ang matatalo magpupunta sa lower bracket. So, balik tayo sa matchup, mga sir. Ayan. Imerana ni Bensoy. It's looking really, really good. Same goes with the Ember Spirit na nanguna na ngayon sa network. Followed by the Tide Hunter. Yun lang nahuli! Papak! Patay yung Gondar! Patay din dito si Joe BC on his Fury yun. Masyadong malalim na rin kasi yun, mga sir. Boss Calls, ba't di kayo nag-gas ng game 1? Nag-gas kami! Kaya ang hina daw ng mic ko. Nag-gas kami kanina, pero yun lang! Ginamit na rito yung ultimate ng Chaos Knight. Diyos ko, ang sakit! Mapupunit ba? Moonlight Shadow, ginamit na! Track na to! Level 7 na rito yung Bounty Hunter, pero nandito sa likod yung Outworld Devourer. Alam niya, na-stun, pero Santino! Yun lang, Astral Imprisonment. Ah, bully po ba yun, sir? Masyadong na malalim yan. Wala daw, oh my. Wala. Pakinggan mo yung ano? Wala bang way para mapakinggan yung stream? Anyway, almost 14 minutes, game number 2. Lamang ng isang game dito yung side ng Admiral. One win away para sa Team Admiral to proceed on the next round. Ayan na nga, leap in. Naku! Yung OD! Na meron may defensive astral imprisonment. Pero wala ito, patay ka pa rin. Another track kill secured by Admiral. At hindi pa sila tapos, mga sir. Kaso track up, binigay track. At yung echo stamp kumonek, mga sir. Tulog. Pero may earth splitter. Mabubuni pa, hexed up. Patay yung Gondar dito. Ito pa, na shackles din. Nasa ang stepping black hole, dineploy na rin para dito sa Tidehunter blocks. Patay ka pa rin, 3-4-2. Walang ano, walang ravage. Baka wala nga talagang, wala kang mic, man. No, Mike La! Pero ito na nga rin, maglalaban pa rin sila. Tier 1 tower babagsak sa side ng IG. Yan, pero kailangan nila bumakout dito. Hindi na sila healthy. Wala na rin mga ng Ember. In lang, nahuli pa. Nalubog pa rin, nagtitipi. Ito na, Echo Stomp. Papeng! Huli ka, sir! Huli ka, sir! Maski mag-sprout ka, may Astral Spirit dyan. Kitang-kita ka sa CCTV. Okay na ba? So it's 15 minutes in, 6:15 ang ating score, 4K gold lead pa dito sa side ng Admiral. Hindi ko, maraming mic, wala si Sir Mike. Umuwi yata si Mike. Hindi ba parang basag yung mic ko? Kailangan na tatay magpalit ng audio technica na mic sa totoo lang. Dalawang taon na rin to eh. Pero yun lang, dusted dito si Santino, yun lang, na-hex up, na-shackle pa. Lahat sinigurado, binigay na. Binigay na, Master Serpent Wars, Earth Splitter. Maski ano pang pwede, pero 1-for-1 yun. Ember kabalit Chaos Knight. Pero mas mabilis bumasag dito yung ano ha. Yung Admiral, gawa lang yung Master Serpent Wars ginamit just, to kill the Ember. So hindi nila mapufocus sa tower. Sign language. Para saan yung wings na Mirana? Wala na, effect lang yan. Immortal kasi yan. Yun na yung Ravage. Tumama sa dalawa. Nanditing Outworld Devourer, mga sir. Pero Malifestan, ginamit na rin. Patay. Yun na yung Sanity's Eclipse na gamit. Pero mag-TP out na rin dito yung side ng Admiral. Wala na. It's time to move out, mga sirs.
Oo nga. Effect nga eh, kasi di ba immortal siya. Radiant's middle tower may need a hand. Eric Malik. Pero ito pa rin tayo, 17 minutes, 16 to 8. Pero ito na nga, i-go niya, i-track mo, Bessie. Ninakawa muna ng ginto. Ayan na rin, nasa taas siya ng Midnight Pulse. Pero ang problema nga dito, may Kraken Shell yan. Kaya nabilis na wala yung Malefestan or yung effect ng Malefestan, even yung track. Ayan na nga, Searing Chain will also punit. Pero napakakunat yan, mga sir. Track kill, let's go! Another track nga, makukuha rin yung track gold para sa Admiral. Si Ryan. Hello po si Ryan. Check. Si Ryan, ito yung kumagana. Ayusin nyo lang yung input lang. Hello. Mic test. Hello. Hello. Sige man. So ito pa rin tayo dito. Mag-aigaw na ba? Trance dito ng Furion. Ayan, nga ready to go. Pero nandito si Blacks on his Tidehunter to defend. So i-move niya lang yung Trance. Ayaw niya nagbigay ng marami pang ginto. Ayusin na lang yung ano. Munti ka na yun. Munti na mag-4-stuff. Munti na mag-4-stuff dito yung Audi. Munti ka na yun. Na sobrang close nung arrow. Sobrang close nung arrow, mga sir. Muntik nang tumama. Magti-TP out na lang dito yung ano, yung IG. Oy guys, relax lang kayo. Audio Technica to. Napakamahal nito. Ang problema nga lang luma na. Okay, 2 years na rin to. I think kailangan na magpalit ng bago ng Audio Technica. Hindi ka makakabili nito. Hindi ka pwedeng pumunta lang ng ano, ng shop. Hindi ka pumunta ng shop. May pabili yung Audio Technica. Orderin mo to. It takes time. Pero yun lang. Itaydahan. Takot sila dyan. May rabbit siya mga set. Takbuhan palayo. BKB. Nagamit. Nahuli dito. Nagkakabuli ka. Pero may Earth Splitter. Nahuli. Dogfights. Nalubog kagad. Mirana is out. Shadow Shaman. Nakuha. Santino naman. Nag-backout. First stock in. Si Carl. Naku. 3-4-1 exchange. And that will favor the side of IG. Sayang yun, maganda sana yung black hole eh. Pero ang ganda ng control kay from IG. Nahuli dun yung Mirana. Sayang yun. Ayan, tsaka nasa shrine yun eh. Nalubog pa. At mukhang apat na hero makukuha dito ng IG. Partida, wala. Actually, hindi pa na yung sige. Pumalag sila talaga. Shadow Shaman lang yung casualty nila. Well played, Gav, for Invictus Gaming. Tagal nga rin mo patay dahil napakakunat nung Tidehunter. So, 20 minutes dito sa ating game number 2. 12-18 ang score. Then, yung kanilang golden is also na-reduce sa 2K. So right now, ito pa rin tayo. Nakabawi kagad dito ng IG. And pa-blink dagger na rin tong Tidehunter. Pero ito nga, Moonlight Shadow. At sinong Gino? Yun lang! Patay na naman yung Mirana rito mga sir. At na-astral imprisonment pa. Etong Bounty Hunter. Pero makakalayo siya. Yun ang nangyari pa doon si Bensoy. Again, nasa shrine na naman yun rin. Sa shrine na naman sila pumiling lumaban. Ang bilis nung ano. Nung responde ng teammates ng IG. Medyo alanganin yun. Ito pakita pa oh. Ang huli pa. Ito pa yung tulog.
Diyos ko, tulog talaga. Patay yung Fury yun. Libreng-libre talaga rito yung, ano, yung Roshan. Ito na nga. Nag-march in sila sa loob ng pit. Mass Serpent Wards ginamit na rin. Para mabilis nilang makuha or ma-secure yung Aegis. 4 seconds stun coming from the Chaos Knight. Pero ito, kukontest ba? Wala na. Ang hirap ilaban niya. Wala rin silang Black Hole. Easy Roshan para sa Invictus Gaming. Ayan na nga. Ito pa, nahuli pa yung Ember. Pero enough ba? Pero papalagyan. Ayan na yung Remnant. Bumalik. Punit ang Shadow Shaman. Pero medyo risky itong ginawa niya. Carl? 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 Tinamahan ng Echo Stop? Yun lang. Oh, wala na siyang Remnant. Nilaban niya na lang. Eh, maski pa paano, nakuha siya ng kill. And he's gonna be out in less than 45 seconds, mga sir. Samantalang ito si Blox. Ayan, he has a Blink Dagger going for the Refresher. Mag-Refresher Orb siya. Which is magandang item choice din. Double Ravage. And yung Fury naman trying to split push. Kaya nag-split push dito yung Fury yun. Yung Mirana, doon talaga nagpa-farm doon sa ano, sa Radiant Jungle. Wala nga man ng sense din yung IG. Kung maglalagay sila ng ward doon, ayos lang. So, ayan na nga. Pupunta naman sila sa top lane. Yung Bounty Hunter nandito. Moonlight Shadow, ginamit na rin. Yung Ember, magtitipi doon sa Shrine. Ito na. At eto, nakita pa. May detection. Hello, walang leap. 3 seconds stun. Mamamatay na naman si Bensoy. Pero eto, Earth Splitter, pinakawalan. Emo, mauwa ba? Yun lang. Pero may Aegis yan eh. Ayan na nga, naka-hex pa rito. Huli ka, sir. Patay yung Ember. Malifestan, ginamit na rin naman. Astral Spirit, bubuntutan si Bumi. Bumi, sir. BKB, napilitan na lang gamitin natin, Pop. Pero kung patay pa rin ito, may first stop pa rito eh. Wala talagang ligtas. Patay yung Enigma. Actually, full team wipe yun. Favoring IG. So, instantly, nag-reverse yung situation dito. Biglang nagkaroon ng 4K gold lead yung IG. Kailangan nilang kalmahan lang. Kailangan nilang mabawi yung mga losses nila. Yung Mirana, ilang best na rin na pick off. Ito na yung Bounty Hunter. Shadow Shaman is also here. Kinuha na siya ng Bounty Rune. Dusted dito yung Gondar. Ayan na nga, nag-blink in yung Chaos Knight. Chaos Bolt, pinakawalan. Papak! At patay kagad yung Bounty Hunter dun. Ano ba nangyayari? What is happening? Samantalang makukuha na rin dito yung Tier 1 Tower at the bottom lane ng Dire. At yung Enigma na dito. Kagamit niya kanina ng 7 second duration. I mean, oh yeah. 9 seconds. Pero nag-blink in na naman. Diyos ko! Gusto talaga nila. Punitski kagad dito. Yung Enigma. At si Bensoy nag-leap in. Nice patan siya rito. Kita ka rin dyan, sir. Wala pang Tidehunter yan. Ganyan ka-aggressive. At may nahuli pa rito. Yung Ember pa. And defensive Astral Imprisonment, pinakawalan. Pero mamamatay pa rin dito yung OD. Same for the Shadow Shaman. Elder Titan! Elder Titan! Isang kalamit na lang yan, sir! Wala no! Yun lang! 3 seconds stun! Pero yun lang! Mabubuhay ba? Naka-pipe yan! Naka-pipe yan! Nandito na nga rin yung ano, yung Tidehunter. Disaster para sa Team Admiral, mga sir. Mukhang hindi sulit yung ginawa na yun. So, ang nangyari, 3-4-4? Naunang namatay yung Enigma dun eh. Sayang. Hello, hello. Di pa rin ba orin? Sorry, mga. Hello, hello, hello. Hindi. Hello, wala talaga. Wala talaga. Yung mic mo malakas eh. Tiga lang.
So ito pa rin tayo, 27 minutes, 25 to 22 yung ating score. Yan, talagang bawing-bawi dito yung IG. Look at the network. Kanina sobrang laki ng lamang ng mga course ng Admiral. Pero tignan mo na, 13K, OD, CK. Same goes for the Tidehunter. Naging 11K na lang dito sa Santino. Kanina, ganda ng mga team fight nila eh. Pero ito, Smoke of Deceit. Ayan, may Blink Dagger plus the BKB. 7 second na lang yung BKB rito nung ano, Enigma. Pero matagal pa rin naman yan. Ayan, Moonlight Shadow, ginamit na rin. Pero kailangan nila makahanap talaga ng ano, solid na target. Gandang arrow. Tinamaan dito yung Chaos Knight. At na-box out kagad ni Santino. Ayun! Na-forced up! Yung ano, yung OD. Sayang, magandang plano. Pero yun lang, mamamatay pa rito yung Bounty Hunter. OD nakuha sa Ingles for the Elder Titan. Pero napakasakit na damage coming from Doodle. They need to back out. Yung Tidehunter nandito na rin, nag-rotate. Pero yun lang, naipit sa Mass Serpent Orbs. At yun lang, natapos na ang duration. Gawa na na-cancel na rin ng arrow plus the Malefic Stun. Pero nag-blink in dito yung Chaos Knight. Yun lang, Chaos Bolt, tumama 3 seconds stun. At nag-critical hit pa dito yung right click ng CK sa so 3-4-2. Na forced up, ang ganda ng forced up, ang ganda ng anticipation niya, reality rift. Reality rift, muntikan na. So 28 to 24. Actually, yung IG rito is now looking good. Inintay na lang siguro nila dito yung next rush. And after that, pwede na sila mag-march in towards high ground or for an objective. Doodle, grabe. Heart of Tarrasque, Midas, Blink, Armlet. Aray ko talaga. Ember. Mid-game oriented lineup sana to eh. Yung tipong bubugbukin mo talaga yung kalaban mo. Good. Ang ganda ng start nila eh. Sobrang ganda yun talaga eh. I mean, that's the plan. Pero yun nga lang, nakabawi yung ano, yung IG. Ilang team fights din sila nangyari o natalo. Patay na naman dito yung Fury yun. Nahuli. Nakita. Instantly, they will go for a Smoke of Deceit. Roshan, wala ba po? Hindi ba po yan ready? Yan ang Moonlight Shadow. Ginamit uli. Nag-scan yung Dire. Pero wala silang makikita dyan. Yung timing din na Roshan. Napakamalas nung IG. Dahil wala pa. Hindi pa up yung Roshan. So, nasa bandang babang part ng map. Yung mga heroes dito. Pero Enigma. Napadagger na lang pataas. Sige lang, men. Hello. Pero wala, hindi kita natin. Eto na nga, nag-high ground na dito yung side ng IG. Mass Serpent Orcs naka-deploy. Yung Enigma, ang hirap din. Napakahirap. Pero Roshan is up. Binigay na lang yata nila rito yung lane of rocks. Dalang hirap lumaban. Wala rin naman sila pang burst ng hero dito ng ano ng IG. Habol yun lang. Namatay yung ano, Furion. Naspatan pa. Rumarat Doto yata yung ano, Furion dito sa bottom. Track up. Nakatrack sila dyan. May na-sprout. May nahuli. Papalagan ba cameraman? Itutok mo. Ayan. Pero yun nga. Moonlight Shadow naka-deploy. Munti ka na makukuha rito yung Enigma. Pero they need to back out. Nag-buyback na rin dito yung Furion. Yun lang. Medyo hindi na maganda ito nangyayari na ito.
So tamang back to farming dito. Pero Roshan is already up. Yung Ember nangangarib dito. Napa-BKB ka agad dito sa Santino. Just to make sure. Oh, just to make sure nga lang na makataka siya. Lang. At ito na. Sakto. Magro-Roshan. Alam nila na ginamit yung BKB. Black Hole is up. Pero ang risky. Sobrang risky. Kaya siya narito ubusin ng Chaos Knight sa totoo lang. Double Ravage na rin. Ayan, nakita. Nakita nung Eidolon na nagro-Roshan yung side ng IG. Pero they need to be careful, ah. Double Ravage na, Refresher Shard. Eto na, nag-blink in dito yung OD. Sinong target? Yung long Hextop. Hextop ka, sir! Mamamatay ba? Patay yung Bounty Hunter. Same goes for the Enigma. Patay na naman yung Enigma, ah. Nakita. Yun lang. Diba? Tamang remnant lang talaga. Rat Dotto, it's gonna be a dieback, sir. Patay yung Furyo ni Job. Tier 3 nakuha na rin. So, para sa isang position 4 or support na Furyo, masaya ka na dun. Nakuha mo yung objective or nakapag-tower ka. So, yung Age of the Immortal mapupunta kay Emo on his Outworld Devourer. And they can go for another objective. Ayun nga, na-clear pa rin na nila rito yung rock sa baba. Melee nakuha ng Admiral. Thanks sa ginawa nung Furion. Arax for Arax. 33 minutes, 33-24. Santino, nandito sa top. Ito yung OD ni Emo, nag-aabol. Tamang tipid lang sa Remnant, sir. Remnant out lang. Tamang Remnant out lang dito. Yung Ember ni Santino. Kaya lang guys. Ayusin mamaya yung mic ni Rain. Okay, relax lang tayong lahat. So, meron pang Arcane Rune. Nakakita ka dyan, sir! Na-4 stop pa talaga! Reality Rift na gamit. Echo Stop will also connect. Moonlight Shadow, Earth Splitter, nandito na rin. Punit talaga rito yung Bounty Hunter. Mapawaw ka na lang. Eto pa! Ravage! Nag-refresh! They will take out the Ember Spirit. Yan lang nag-blink. And he still has another Ravage to use. In lungs. In Fury, ganyan-ganyan na lang gagawin. Javated! I was meant to have this. Inabangan niya pa loob kasi yung Fury. Yeah. Dire's top tower is on. So 35-24. And nasa yung Aegis advantage, nasa side pa rin ng IG. Aghanim Scepter para dito sa Enigma. And he also plans on going for the Refresher Orb. Opo. Kailangan niya mag-iing. Pwede siya lundangan eh. Ayan na, Midnight Pulse. Ginamit ka agad. May lifesteal. Diyos ko. Ay, tama yung pagpalo. Buubuhay ka, kasabi ko lang. At yung Ravish pinakawalan. Wala ka nang gagawin. And GG, tinawag na kagad. And this series is now tied 1-1. IG making sure na may game number 3 pa tayo, mga sir. Sa loob ng 35 minutes, tinapos ang boxing. So, yun lang. Again, may game number 3 tayo. Shoutout sa inyo lahat. Teka lang guys, ha? Magko-commercial na agad kami ng mabilis para maayos yung mic ni Rain. So, ako si Calb, si Rain na dito.